Padre, bakit ka nagpatayo ng malaking at magandang simbahan? At bakit mo palalagyan ng aircon? Hindi mo kakayanin ang bills ng simbahan. Sagot, ibigay natin ang pinakamaganda para sa mahirap dahil ang mahirap ng kayamanan ng simbahan. Dahil ang mahirap ay mahal ng Diyos. At lahat tayo mahirap dahil may pangangailangan tayo sa Diyos. Hindi po natatakot maglagay ng aircon. Hindi po kami natatakot sa electric bill sa simbahan. Dahil sabi nga nila, God will provide. Sa pagtayo nga ng simbahan na ito, hindi ako makapaniwala na magagawa naming tapusin kahit na ang resources ay galing sa lahat ng mga tao dito sa Binmalay. Wala po akong kakilalang mayaman na magbibigay ng 1 o 2 milyon. Bawat tao dito na sasakupan ng Divine Mercy Parish ay nag-ambag at nagbigay. Salamat sa Diyos dahil inipo niya ang puso ng mga tao, ang damdamin ng mga tao. Dahil ito ay kanyang simbahan. Hindi ko po simbahan ito para akong ilipat ng ating arsobispo, pero mananatili pa rin dito ang simbahan na ito. This is not my church. This is your church. Love your church. Protect and do not leave this church. Salamat sa Diyos sa walang sawang pagbibigay niya ng awa at habag. Salamat po sa lahat ng tao na tumulong, nagbahagi ng kanilang time, treasure at talent. Hindi ko po iisahin ang iyong mga pangalan. Diyos na po ang bahala sa inyo at inyong pamilya. From the bottom of my heart, salamat and sikayan. Amin. Ang araw na ito ay araw ng binyag ng simbahan ng Divine Mercy. Taon-taon po, October 22 ay Memorial of St. John Paul II. Pero taon-taon, simula sa isang taon, hindi na ipagpipiesta si St. John Paul II sa simbahang ito. Taon-taon, ipagpipiesta natin ang consecration ng ating simbahan sapagkat ang consecration ng simbahan ay kapistahan ni Kristo. At yung mga tanda ng binyag ay makikita ninyo gagamitin natin sa pagbibinyag ng gusaling ito. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng ano? Pagwiwisik ng tubig. Ang totoo, naawa lang ako sa inyo. Kasi dapat buhusan kayo ng tubig. At buhusan ng tubig ang simbahang ito sapagkat yung tubig ay kailangang umagos. Pagkatapos ng ating homilya ay tatayo kayo at sasabihin natin, we believe in one God. At kailan natin unang sinabing we believe in one God? Noong tayo ay binyagan. At pagkatapos doon, makikita ninyo, bubuhusan ko ng langis yung ibabaw ng ating altar. At si Bishop at mga pare ay papahina ng langis yung mga haligi ng ating simbahan. Ibig sabihin, ang bagong Kristiyano ay nakikibahagi sa pagiging pari, sa pagiging propeta, at sa pagiging hari lingkod ng ating Panginoon. Bubuhusan natin ang langis, yung langis na ginagamit sa kumpil, yung langis na ginagamit sa ordinasyon ng pari, yung langis na yon ibubuhos sa altar. At kung lapitan ninyo, mabango yung langis na yon, sapagkat ang bango ni Kristo ay dapat na maamoy sa Kristiyano at ang bango ni Kristo ay dapat na maamoy sa simbahang ito. Ano ang gagawin natin? Tatakban natin ng puting tela ang ating altar. Ano ang sinusuot kapag lalaki yung bininyagan? Puti, hindi blue. Kapag babae yung binibinyagan, anong sinusuot? Pink, hindi dilaw, hindi. Puti din. Ang puti ay sumasagisag sa bagong silang malinis
kaya puti. Kaya ang takip ng altar ay palaging puti, sapagkat ang puti ng altar ay sumasagisag sa baptismal dress. Ang puti ng altar ay sumasagisag sa damit pambinyag. At ang damit pambinyag, lalaki o babae, ay palaging puti. At pagkatapos doon, lalagay natin ang kandila. At makikita natin, sisindihan ng kandila ng mga krus sa paligid ng simbahan. At bubuksan na rin natin ang mga ilaw bumbilya ng simbahan. Ang ilaw, binibigay din sa bagong binyag. At ang ilaw, ibibigay din dito sa bagong binyag na gusali ng ating parokya. Sapagkat ang ilaw, ang kandila, ay sumasagisag sa ilaw ni Kristo, sapagkat siya rin ang nagsabi na isinusugo tayo upang maging ilaw at maging asin ng ating pamayanan. At simula sa araw na ito, ay banal ang lugar na ito. God is here. He must be worshipped. He must be adored. He must be proclaimed. He must be followed. At tuwing papasok tayo sa simbahang ito, pwede nating kausapin ang gusaling ito at sabihin natin sa gusaling ito, pareho lang tayo. Ang mga tanda ng binyag na nasa akin ay nasa sa iyo na rin. Darating at darating ang panahon, guguho ang simbahang ito. Baka sa isang malakas na bagyo, matanggal ang bubong. Baka sa isang malakas na lindol, ay gumuho ang mga poste. Pero kahit mangyari yon, tayo ay hindi guguho. Tayo ay hindi matutunaw. Tayo ay hindi magiging abo. Sapagkat kapag tapos na ang ating buhay dito sa mundo, may buhay na walang hanggan. Sa isang taon, sisindihan natin ulit ang kandila sa paligid ng ating simbahan. Ito'y paalaala na naririto ang Diyos. Ito'y paalaala pwedeng hanapin ng tao ang Diyos sa lugar na ito. Ito'y paalaala na kung tayo ay nalilito, kung tayo ay nalulungkot, kung tayo ay nabibigatan, naririto'ng naghihintay ang Diyos. At kung sakaling makalimutan na ninyo kung nasaan ang simbahang ito, kung sakaling makalimutan ninyo kung kailan talaga binasbasan ang simbahang ito, sana yung alaala lang na may simbahan sa Parayaw. At ang simbahang yon ay alaala na ang Diyos ay kapitbahay ko, hindi malayo ang Diyos. Sana yun lamang alaalang yon ay magbigay sa atin ng lakas ng loob upang alagaan ang simbahan na nasa ating kalooban. Amen.